Magandang araw sa lahat at welcome back sa Notable Bio, ang channel na magkukwento sa inyo ng mga buhay at karanasan ng ating mga naging paboritong artista noon. Kung mayroon aktor na dalubhasa sa pagganap ng mga western style at cowboy roles noong araw, ito ay walang iba kundi si June Aristorenas. Ang ganitong estilo sa mga pelikula ay sumikat sa kanyang panahon, dahil na rin sa mga usong Hollywood films noon, na pinagbidahan nila John Wayne, James Stewart, Clint Eastwood, at iba pa. Siyempre, ang mga cowboy films ay inadapt sa ating bansa, at isa sa mga artistang namukod tangi sa ganitong mga pagganap ay ang nasabing aktor. Ang kanyang maangas na pormahan at husay sa pakikipagbakbakan ay hinangaan ng marami, at kalaunan ay nakilala rin sa kanyang pagdidirek at pagpoproduce ng mga maaksyon pelikula. Silipin natin kung paano nga bang nagsimula si John sa kanyang pag-arte, at kung ano ang ilan sa kanyang mga karanasan sa labas ng limelight. Hindi. Nung wala mong sinakita, nasisya kung hindi siya taga rito. Maray nga. Hindi ko magaling sa mga. Si Juanito Madarang Aristorenas, na mas kilala sa kanyang screen name na John Aristorenas, ay ipinanganak noon May 7, 1933 sa Orani, Bataan. Siya ay nagsimula sa mundo ng entertainment bilang isang mang-aawit at mananayaw sa mga teatro sa Maynila. Katunayan, si John ay kabilang sa kauna-unahang batch sa bayanihan dance troupe, na naglakbay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, upang mag-perform ng mga katutubong sayaw. May pagkakataon rin na ang kanilang grupo noon ay ipinadadala sa iba't ibang bahagi ng mundo, tulad sa Japan, Singapore, Hong Kong, Taipei, at maging sa Las Vegas sa Amerika. Dito na rin napansin ang kanyang potensyal na magpakita ng talento sa big screen, at ang lalaki ay kinuha ng LVN Pictures upang makasama sa kanilang mga pelikula. Si June ay unang gumanap ng maliliit na role sa mga pelikulang Lupang Kayumanggi noon 1955. Kulang sa Pito, Sobra sa Walo noon 1956, Bituing Marikit, Turista, Pretty Boy noon 1957, at marami pang iba. Habang ito ay kanyang ginagawa, ang aktor ay patuloy rin sa mga stage performance, at may mga pagkakataon na hindi niya masyadong napagtutuunan ng pansin ang pag-arte sa mga pelikula. Subalit ng sumunod na dekada, si John ay nabigyan ng mas malalaking project sa industriya, kung saan siya ay napabilang sa cast ng ilan mga action films. Ang kanyang introduction film ay sa pelikulang Kardong Kidlat noon 1964, na pinagbidahan ng aktor na si Jess Lapid sa ilalim ng Tagalog Ilang-Ilang Productions. Sa pelikulang ito lubos na napansin ang kanyang talento sa pakikipagbakbakan sa maaksyon eksena, na nagresulta upang siya ay gawin bida sa pelikulang Dugong Tigre sa parehong taon. Ang hindi akalain ng lalaki, ay malaki ang naitulong ng kanyang pagiging mahusay na mananayaw, sapagkat siya ay nagkaroon ng natural na estilo, sa pag-execute ng mga action scenes. Ang kanyang fighting style ay naging katangi-tangi, na kanyang naging puhunan upang mas makilala sa industriya. Nakasabayan rin niya sa paggawa ng ma-action mga pelikula ang mga tanyag noon na si Fernando Poe Jr., Joseph Estrada, Jess Lapid, at marami pang iba. Dahil dito, si John ay mas nakilala ng mga movie fans, at ang kanyang career sa pag-arte ay nagsimulang mamayagpag sa pinilakang tabing. Ilan sa kanyang naging mga pelikula noon dekada 60 ay ang Alias Golden Boy, at Matanglawin noon 1963. Bilis at Tapang, Ito ang Lalaki, Agent 69, at Kidlat sa Baril noon 1964. Limbas Walang Gulat, Ben Barracuda, Danilo Ronquillo Cavite Boy, at Dalawang Lahi Isang Dugo noon 1965. Ang babaeng ito ay Akin, Soliman Brothers, Johnny Brazil, at Katapat ng Bawat Lakas noon 1966. Sa Ilalim ng Watawat, Magnificent Bandit, at Checkpoint noon 1967. Si Maran Brothers, Valiente Brothers, Magnum Barracuda, at Quadro de Jack noon 1968. Jack of Hearts, Samurai Master, The Magnificent Ifugao noon 1969, at marami pang iba. Bago matapos ang dekada 60, ay sumubok din ang aktor sa pagdidirek ng mga pelikula. Ginamit niya ang pangalang Junior, at kalaunan ay nagtatag ng sariling film production, na tinawag din sa nasabing pangalan. May mga pagkakataon rin na si John ay nakakadiskubre ng mga bagong artista,
na kanyang tinutulungan upang makapagsimula ang mga ito sa pag-arte sa harap ng kamera. Isa rito ay ang aktres na si Rosanna Ortiz, na naging isang tanyag na bomba star sa kanyang panahon. Ayon sa aktor noon, ay dumanas siya ng sobrang nervyos sa kanyang unang venture sa Junior Productions. Subalit nang ang pelikula ay ipalabas sa mga sinehan, ay nakita niya ang pagtangkilik dito ng mga movie fans, at na-realize na may potensyal ang kanyang mga ginagawa. Unti-unti ay mas na-improve niya ang kanyang mga project, at naituwid ang mga pagkakamali noon. Dito ay nakaramdam siya ng kasiyahan, na naging dahilan upang mas pagbutihin ang lahat ng aspeto sa kanyang produksyon. Kalaunan, si June ay nagkaroon ng nominasyon bilang Best Actor sa FAMAS, para sa pelikulang Elias, Basilio at Sisa noon 1972. Hindi man niya naiuwi ang tropeyo, ay nakakuha naman ng Best Picture Award ang kanyang pelikula, mula sa Manila Film Festival. Ipinagpatuloy rin niya ang kanyang pag-arte, pag-poproduce, at pagdidirect ng mga pelikula, sa kabila ng mahigpit na kompetisyon laban sa mga bomba films na lumalaganap ng panahong iyon. Si June ay naniniwala na ang maaksyon mga pelikula ay hindi malalaos, lalo na kung ito ay may magandang istorya at cast, tulad ng pelikulang Dimasalang at Soliman noon 1970. Dahil sa paniniwalang ito, ay nakagawa pa ng maraming hit na pelikula ang aktor, kung saan ang mga ito ay lubos na tinangkilik ng mga manunood. Ibinuhos niya ang lahat ng makakaya, lalo na sa paggawa ng makabuluhang istorya ng mga pelikula. Ayaw niyang masabi ng mga tao na siya ay gawa lamang ng gawa ng kung ano-ano, kaya sinisiguro niya na laging may quality ang kanyang mga proyekto. Ito ay dahil nais niyang magkaroon ng ambag sa kasaysayan ng industriya, sa pamamagitan ng kanyang magagandang mga pelikula. Ibig niyang maging sulit ang ibinabayad ng mga tao, at paglabas ng mga ito sa sinehan ay makaramdam ng kasiyahan sa pinanood. Ilan pa sa kanyang mga natatanging pelikula ay ang Johnny Joker, at Dimas Guerrero noon 1973, Operation Villapando, at Vilma Valiente 9 noon 1975, Anak ng Harabas noon 1977, Kamaon ni Cardo noon 1982, Par de Jack noon 1983, Pagbabalik ni Dimasalang noon 1984, Victor Meneses Dugong Kriminal noon 1993, Si Maran Barialang Ang Halaga ng Ulo Mo noon 1997, at marami pang iba. Sa kanyang pribadong buhay, si June ay simple lamang. Ang kanyang napangasawa ay ang dating action queen na si Virginia De Leon Guerlain, at ang kanilang pagmamahalan ay biniyayaan ng tatlong mga anak na sila Edgar, Robin at Peter. Mahilig din siyang manood ng karera ng kabayo, at maglaro ng golf sa kanyang bakanteng oras. Maliban dito, isa sa kanyang dibersyon ay ang mag-alaga ng mga manok na panabong, at manood ng nagsasabong sa arena, na kanyang naging libangan ng mahabang panahon. Nakasama rin niya ang anak na si Robin bilang artista, kung saan ang mag-ama ay nagkaroon ng maraming adventures habang gumagawa ng pelikula. Tinuruan niya ito na maglaro ng mga sports tulad ng bowling, basketball, at iba pa. Ayon kay Robin, si June ay mahilig mag-joke sa kanyang mga kasama, at mayroon itong good sense of humor. Bagamat ang aktor at ang kanyang asawa ay workaholics, ay hindi naman nila nalilimutan na mag-enjoy sa buhay kasama ang kanilang mga anak. Sinasabi rin na si John ay mapagmahal at mapagpakumbaba, at kung paano siya umarte sa harap ng kamera, ay halos ganun din siya sa tunay na buhay. Ito rin ay madaling magluto, na kapag siya ay may pagkakataon, ay palagi niyang ipinagluluto ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang anak na si Edgar, si John ay isang strong-willed person, kahit ano pa ang sabihin at ipintas ng ibang tao. Siya ay nagpatuloy sa kanyang mga ginagawa hindi lamang para sa pansariling kapakanan, kundi maging ang makatulong sa maraming nangangailangan. Maliban sa kanyang trabaho sa industriya at pagiging padre de pamilya, si June ay minsan rin kinatawan ng ating bansa sa Asian Bowling Tournament, na ginanap noon December 9, 1966 sa Tokyo, Japan. Dito ay nasungkit ni John ang ikatlong pwesto, na dumagdag naman sa karangalan na nabibilang sa kanyang pangalan at sa ating bansa. Ang career ni John sa showbiz ay nagpatuloy ng ilan pang dekada, na tumagal hanggang sa kanyang pagpanaw. Sa edad na 66, si John Aristorenas ay binawian ng buhay noon April 18, 2000, at ang kanyang naging muling hantungan ay sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Ang pagkawala ni John ay isang malaking dagok sa showbiz, sapagkat siya ay isa sa naging haligi ng industriya sa kanyang kapanahunan. Ang legacy na kanyang iniwan sa showbiz ay hindi basta-basta matatawaran ninuman, na habang buhay magiging bahagi ng kasaysayan bilang ang harabas ng pelikulang Pilipino. Maraming salamat sa panonood!
Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni John Aristorenas, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.